Maalab na pagbati, Pilipinas. Narito ang nag-aalab ng mga balita mula sa Outer Media Network. Nagpahayag ng suporta kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang iba't ibang grupo at personalidad sa isang protesta sa Baguio City. Ito ay kasabay ng en banc session ng Korte Suprema hinggil sa petisyon ng co-warranto na isinampa laban sa punong maestrado. Ayon sa bagong alyansa ng makabayan, itinuturing na kaaway ni Pangulong Duterte si Sereno dahil sa ayaw magpagamit ito. Sa isang pahayag ni Pangulong Duterte sa BOA Forum sa Davao City, hinihiling ng Pangulo na pabilisin ang paglilitis ng kasong impeachment laban kay Sereno. Kailangan nating ipagtanggol ang hustisya. Kailangan ng balanse ng mga power. Hindi pwedeng ang lahat ng power ay na kay Duterte lamang. Samantala, hinihiling ng punong maestrado ang 5 Supreme Court Justices na mag-inhibit sa proseso ng co-warranto dahil sa di umano'y bias ng mga ito. Isang serye ng mga international solidarity and fact-finding mission ang inilunsad sa iba't ibang bahagi ng Mindanao para imbestigahan ang sunod-sunod na atake sa mga magsasaka. Para sa Southern Mindanao Region, may ulat si Jose Hernani ng The Breakaway Media. Magmula nang ideklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao, mas umigting pa ang mga paglabag sa karapatang pantao. Sa Southern Mindanao, umabot na sa 70 ka mga magsasaka at lumad ang nagiging biktima ng politikal na pamamaslang magmula nang maupo sa pwesto si Duterte noong taong 2016. Nakaapas din sa iya itong dako ng motor, itong 200R. Mote naka-overtake sa iya, haugoy na musil. May mote nung dad sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, wapag yun, may kabalik yun sa mo ang mga tagsatagyo ka panimalay. Eh, gumitan lagi kay sa bahad niya, put doon ang pamilya. Morning, hasta kami, ni baba yun, Mitre Siudan. Ang militar ay naglunsad ng sunod-sunod na kampanya sa urban areas kung saan ang mga magsasaka at lumad ay persahang pinapasurrender dahil miyembro ra umano o simpatisador daw sila ng mga New People's Army. Si Tony Damaso, isang magsasaka sa Compostela Valley Province, ay miyembro ng Compostela Farmers Association na persahang pinasurrender ng militar at inakusahang miyembro ng New People's Army. Matunay tabo nga patawag na po dito sa batalyon sa Barangay San Miguel sa Bravo Company nga matunay tabo mga 300 ka po kami nga tuntungura. Nababahala rin ng kilusang magbubukid ng Pilipinas Southern Mindanao sa atake sa kanilang mga miyembro. Noong Abril 6, pinangunahan ng KMP ang International Fact-Finding and Solidarity Mission upang makakuha ng impormasyon hinggil sa mga paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon. Nanawagan si Diosdado de Jesus, isang agrarian reform beneficiary sa Tadeco area, na ibigay na sa kanila ang kanilang lupa na kasalukuyang nasa kamay pa ng mga Florendo. Ang tumong sa Florendo nga pahinaon ang puwersa o mga katawhan nga agrarian reform beneficiaries aron nga maluya sila sa ilahang mga pangandoy sa kinabuhi kanang ilahang kanang abo ang struggle. Jose Hernani para sa The Breakaway Media. Samantala, pangangamkam ng lupa ang umano'y punot dulo ng pangaharas at pangaaresto sa mga magsasaka sa rehiyon ng Caraga. Nagbabalik ang The Breakaway Media. Na anak ko'y 300,000 ang patong sa ulo. May patong sa ulo na 300,000 pesos si Dato Walter Espanya ng Tribong Manobo. Pero hindi dahil may ginawa siyang krimen, kundi dahil ayaw nitong pumayag na ibenta sa kumpanyang Davao San Francisco Agri Ventures ang kanilang lupain sa Barangay Lukak, San Francisco, Agusan del Sur. Balak kasi itong gawing palm oil plantation ng kumpanya. Di gid may musugot nga makasulod ng kumpanya, gumikan kay daghan ay mga nahitabo nga nasudlan sa kumpanya. Kami nga mga tao, mag-uma, unsa na may nahit, kuan sa mga wala. Naglisod sila, wa na trabaho. Isa lamang si Dato Espanya sa mga magsasakang hinahunting at pinagbibintangan ng militar na kasapi di umano ng New People's Army. Sa isinagawang International Fact-Finding and Solidarity Mission, samot-saring mga kaso ng pagkikipit sa mga magsasakang nakikipaglaban para sa lupa ang naitala sa rehiyon ng Caraga. Illegal na inaresto ang magsasakang si Roldan Borantes ng Barangay Manat, Trento, Agusan del Sur matapos i-raid ang kanyang bahay ng kapulisan, militar at CIDG. Unang dinakip si Borantes ng mga otoridad matapos pinigilan ito
ang ginawang pagsira sa kanyang mga pananim ng mga tauhan ng kumpanyang Agusan Plantation Incorporated na umaangkin sa kanilang lupain. Sabi sa kumpanya, hindi kung kapa sa kumpanya, dili daw ko mangisog kung wala ko igilabanan. Ano ba? Kining tawa na kay ngay mangisog na agi siya igisaligan. Ano ba? Matapos makapagpiyansa at makulong ng isang linggo, dalawang beses pang kinulong ulit si Burantes matapos taniman di umano ng ebidensya ang kanyang bahay. Nakalabas lamang siya ng kulungan matapos magbigay ng mahigit kalahating milyong piso. Ano siya nga? Sige, pag-auso na to ang imong preso, kung natay, tagaan ko nimo 200,000, judge, tagaan po ang si Apora, fiscal, 180. May mga maraming trump-up charges itong mga kaso na ginagawang isang racket na mga militar at mga kapulisan. May isa pang pangyayari, yung kanyang lupa ay naging collateral sa isang Paolo Yer para lang siya ma-dismiss. Biktima naman ng pamamaril ang dating kapitan ng Barangay Mariging, Habonga, Agusan del Norte, na si Imelda Gagap. Miyembro ng Union sa mga mag-uuma sa Agusan del Norte, si Gagap, kilalang tumutulong sa mga magsasaka na may problema sa lupa. Nang uman, mag-meeting ni pahiraman sa mga yuta nga katong pang-ilogan, mga yuta o mga problema na mo, na makatabang pod sa amo. Mo nang nagpamimro mi kay mag-uuma man mi. Yan siya na. Di, ayaw mo na pag-imro kay kuan na, mga MPE na. Umanoy, ang marsyalo ang naging lisensya ng militar upang atakihin ang mga magsasakang dinidepensahan ng kanilang lupain mula sa pangangamkam. Jose Hernani ng The Breakaway Media para sa Alam. Inaresto sa Davao City ang mga kontraktual na manggagawa ng Coca-Cola na tinanggal sa trabaho. May ulat ang Radyo Niwan at Kilab Multimedia. Patuloy ang panawagan ngayon ng mga manggagawa sa Coca-Cola FEMSA Philippines sa Davao City na ibalik na sa trabaho ang 65 mga kontraktwal na tinanggal nitong Marso 31, kasama na ang pagregularisa sa 127 na mga manggagawang miyembro ng kilusang manggagawa ng Coca-Cola o Kemaco KMU taong 2017 nang magsampa sila ng reklamo sa opisina ng Department of Labor and Employment sa Davao City dahil sa malawakang kontraktualisasyon ng kumpanya kasapakat ang Works Express and Allied Services na siyang manpower agency na kakontrata ng Coca-Cola. Kinigiduso na mo sa Department of Labor, ugani ang labor, hindi ka tubag po sa mga demanda na mo. Naghatag sila o panawagan sa mga agency nga na din lalo na kang Coca-Cola o KRCI, nga tubag po nila mareklamo. Apan, sa dako na kahikugang na mo nahantod karon ginalihis gyapon nila. Mariinding kinukundina ng grupo ang pag-aresto at pagsasampa ng kasong grave coercion at serious disobedience to an agent of a person in authority sa 10 mga manggagawa ng Coca-Cola. Kasama na rito ang marahas na dispersal ng kapulisan na anilay isang paraan ng panggigipit at paglabag sa kanilang karapatan. Ang gingo nila nga nangguba daw may propiedad sa Coca-Cola pero wala, 4 meters away. Daga na nakikitaan na wala ni Gimo nga pagpanukol. Nag-human shield lang ang mga tao na ginunitay. Hold on together lang ang mga tao na dili mabuhag para aron lamang ang tangatubagon. Ako si Kath Cortez ng Radyo Nihuan Network kasama ang Kilab Multimedia para sa Alam. At para sa ating mga balitang iglap. Matagumpay na nagtapos ang kauna-unahang batch ng senior high school students mula sa isang paaralang lumad sa Maco, Compostela Valley. Dumalo si UP Diliman Chancellor Michael Tan sa graduation ceremony ng Community Technical College of Southeastern Mindanao. Nawa tayo ay patuloy na magsuporta sa Lumad School sa makatarungan at mapagpalayang edukasyon para sa nakararami at hindi lamang sa ilan. Prinotesta ng mga OFW sa Hong Kong ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa China. Ayon kay Eman Villanueva ng Bayan Hong Kong, hindi tinupad ni Duterte ang kanyang pangako na lumikha ng trabaho sa Pilipinas at sa halip ay binebenta ang Pilipinas sa mga kapitalistang bansa gaya ng China. Tinangkang arestuhin ng pulisya sa Maramag, Bukidnon si Jose Benemerito Jr., Secretary General ng Kasama Bukidnon. Dahil mali ang pangalan sa warrant of arrest at sinaklolohan siya ng mga magsasaka, nabigo ang illegal na pag-aresto.
Kasama si Benemerito sa 600 aktivista na nasa listahan ng mga terorista ng DOJ. Walang saysay ang utos ng Department of Labor and Employment na gawing regular ang libo-libong manggagawa ng Jollibee kung walang mga batas at polisiya para ipatupad ito. Ito ang pahayag ng Pilosang Mayo 1. Nagprotesta ang KMU kasama ng ilang Jollibee workers sa Malacañang dahil sa hindi pagpirma ni Duterte ng isang EO na magbabawal sa kontraktualisasyon. Samantala, sinalubaw ng Communist Party of the Philippines ang posibilidad ng resumption of peace talks sa pagitan ng National Democratic Front at gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa CPP, laging bukas ang rebolusyonaryong kilusan sa negosasyon para maresolba ang mga ugat ng armadong labanan. Anila, hinihintay ng taong bayan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER na maglalaman ng signifikanteng mga reforma. Ngunit ayon sa CPP, mauuwi lamang sa publicity stunt ang pahayag ni Duterte sa peace talks kung hindi nito tutuparin ang naunang mga kasunduan at seryosong isusulong ang CASER. Nanawagan rin ng NDF sa GRP na ilitaw ang mag-asawang peace consultant na dinukot ng militar sa Kidapawan City at pinaghihinalaang tinorture at pinatay. Para sa mga balitang internasyonal, narito si Jane Biton. Narito ang nag-aalab ng mga balitang internasyonal. Isang class action lawsuit laban sa Facebook at Cambridge Analytica ang isinampa ng mga abogado sa US at UK dahil sa illegal na paggamit ng mga pribadong data ng 71 Facebook users. Sa pagdinig sa US Congress, inamin din ni Facebook CEO Mark Zuckerberg na noong 2015 pa alam ng kumpanya ang tungkol sa illegal na paggamit ng Cambridge Analytica sa datos ng mga Facebook user. Ayon sa mga petitioner ng lawsuit, ginamit ng dalawang kumpanya ang pribadong datos para sa mga political propaganda campaigns sa US at UK. Sa hiwalay na ulat, lumalabas na ginamit din ng campaign team ni Pangulong Duterte ang datos mula sa Cambridge Analytica para makaimpluwensya sa mga botante. Kinundina ng grupong Computer Professionals Union ang privacy breach at nananawagan ng investigasyon sa pakikialam ng Facebook sa halala ng Pilipinas. Libo-libong mamamayan ng Brazil ang nagbunsad ng mga pagkilos bilang suporta kay dating Pangulong Lula da Silva na ginigipit na makakain ng gobyerno ng Brazil. Ito ay matapos ikulong si Lula dahil sa kaso ng umano'y korupsyon. Ngunit ayon sa mga progresibo, politically motivated ang kaso dahil ayaw ng kasalukuyang gobyerno na muling tumakbo sa halala ng popular na lider. Kinarang leftist leader si Lula na noong kanyang termino ay nagpatupad ng mga reformang sosyal na tumulong sa mahihirap. Bilang suporta kay Lula, nagsagawa ng mga road blockade ang Landless Workers Movement. Inimbitahan ng gobyerno ng Syria ang Organization for the Prohibition of Chemical Weapons na imbestigahan ang umunoy chemical attack sa Douma. Inilabas sa mga grupong pro-opposition sa social media ang mga imahe ng mga biktima di umano ng isang chemical attack. Ginamit ni US President Donald Trump ang pagkakataon para magbanta ng missile strike sa gobyernong Syria. Ngunit ayon sa Russia, wala pang anumang imbestigasyon kung totoo nga ang chemical attack at kung sino ang nasa likod nito. Posible umanong in-stage lamang ito ng White Helmets, isang grupong pinupondohan ng Estados Unidos. Isang medical mission sa Negros Oriental ang isinagawa para tulungan ng mga biktima ng militarisasyon. May ulat si Angel Trosho ng Aninaw Productions. Hulyo ng taong 2017 nang may unang naitalang kaso ng pagpaslang sa Gihulgan City, Negros Oriental sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Simula noon, sunod-sunod na ang bilang ng pagpaslang na naging pangunahing biktima ang mga magsasakang miyembro ng mga progresibong grupo. Upang ibsan ang takot at matugunan ang pananakot na natatamasa ng mga residente ng lungsod, inilunsad ng mga progresibong grupo ang Save Lives, Save Gihulgan campaign. Suportahan nato, no? Kining ang paningkamot sa mga organisadong mga mag-uuma o guban pang sektor dinhi sa ilang pagbarog, no? Sa ilang tawanong katungod, ilabi na taliwa sa mga ataking pang-ekonomikan noon nga diin gihulga na usab ang ilang panimuyo ug panginabuhian ug sa samang bahin nagpabilin, no? Nagpadayon ang mga extrajudicial killings o mga politically motivated killings nga nahitabo dinhi nga hantud karon nagpadayong walay hustisya, walay at nakitang lakang gikan sa pangagamhanan. Kaugnay nito,
binuksan din ang isang community clinic na naglalayong makapagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka na hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno. We value life as part sa program sa, no, sa NIHIP, no? So gusto namon suportahan ang amon mga community health workers nga ginahasi sa pagkakaroon, gilagas ang kinabuhi sa mga nagtanaw sa ilahang gabatok sa gobyerno. Naglalayon din itong palakasin ang kapasidad ng mga community health workers sa pagtugon hindi lamang sa pangangailangang pangkalusugan, kundi pati na rin sa pagdepensa ng karapatang pantao. Ang health aspect, inatanaw po na namong comprehensive. Sa pagka-comprehensive sa health, appeal diha ang economic aspect sa mga tao diri. Mula sa iba't ibang barangay ng Gihunan, umabot ng nasa 500 katao ang nakabenepisyo ng libreng medical at dental check-up. Angel Trosho ng Anino Productions para sa Alab. At iyan ang nag-aalab ng mga balita ngayong Linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Basing Adrias para sa Alab, alternatibong balita para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.